Saan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado sa unang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo tigit yung mga mahal natin sa buhay na hindi makapunta rito dahil sa kanilang mga sakit. At ipanalangin din natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan. At sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig.
ipinihayag naman niya sa inyo na kayo ang kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa, upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Tayo po ay magsitayo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ang pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating nakikiisa sa mula sa iba't ibang bansa. Bakit mo kailangang mahalin ang iyong kaaway? Tayo po bilang tao, isa ito sa pinakamahirap gawin. O kung gagawin natin, maaaring ito ay pakitang tao o kaya ay hindi tunay. Sino sa inyong nagmahal ng chismosang kapitbahay?
Diga? O halimbawa may handaan sa inyo, may birthday yan. Lagi mo bang maaalalang bigyan ng espageti ang kapitbahay mong wala namang ginawa kundi siraan ka? Diga, iuunahin mo yung mga bababait. Eh kapag ganoon, sala ka na agad sa sinasabi ng Panginoon. Baya sabi ng Diyos ngayon, ibigin mo ang iyong kaaway at ipagdasal mo ang umuusig sa iyo. Marami sa atin, ipinagdadasal ang mga umuusig. Yun nga lamang, ang dasal, kakaiba. Diga? Mamatay na po sana aring aking kapitbahay na. Hindi ho dasal iyon. Walang dasal na nakasama sa ibang tao. Kaya napakahirap ng sinasabi ni Jesus ngayong araw na ito. Eh nagkataong napakarami ninyo ngayon. O ay di kawawa kayo. Dahil pag umuwi kayo mamaya pagkatapos ng misang ito, na hindi nyo pipiliting mahalin ang inyong kaaway, hindi kayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi niya, gusto mong maging anak ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway at ipagdasal mo ang umuusig sa iyo. So yung iyong bienan na walang ginagawa kundi pakialman ka, ipagdasal mo. Yung iyong asawa na wala nang ginawa kundi pasaktin ang iyong ulo, mahalin mo. Yung iyong mga anak na wala nang ginawa kundi magpasaway, umuwi ng madaling araw na, unawain mo. Yun ang gusto ng Diyos. Madali po ba iyon? Hindi. Ay sino gaw may sabi sa inyong madaling sumunod kay Kristo? Inaasahan ba ninyong ang pagsunod natin kay Kristo ay masaya lamang? Hindi. Pwede bang maging masaya na ang sinusundan mo'y cross? Abay, wala ho kayong pupuntahang iba. Dahil ang Diyos na gusto ninyong sundan ay Diyos na niyakap ang krus, ang paghihirap. Eh bakit mo mamahalin ang iyong kaaway? Dahil ba gusto mo? Para ba maging sikat ka? Para makilala kang mabait? Mali ang mga dahilan na iyan. Mamahalin mo ang iyong kaaway dahil yun ang ginawa ni Kristo. Yun lamang ang tanging dahilan. Dahil ang Kristo na sinusundan mo ay Kristo na nagmahal sa kanyang kaaway. At kapag sinabi ni Kristong mahal niya ang kanyang kaaway, mahal iyon. Walang ibang anumang dahilan kundi pagmamahal. Nung pinatawad ni Jesus ang mga nagpako sa kanya, yun ay totoong pagpapatawad. Hindi katulad ng pagpapatawad natin, diga? Madami sa inyo. Okay na, Mari, okay na. Kalimutan mo na ang ginawa mo sa akin. Kalimutan na natin yan. Huwag ka na lamang muna pupunta sa amin, ha? O di mali din. Kapag ka nagmahal ka, kapag ka nagpatawad ka, dapat totoo. Dapat walang kimkim na galit. Dapat walang hinanakit. At gagawin mo iyon dahil yun ang ginawa ni Kristo. Wala ka na dapat iba pang dahilan. Dahil ang Kristong sinusunda natin, yun ang buhay na niyakap. Ang buhay pagpapatawad at pagmamahal sa lahat, maging sino at anuman ang mga iyan. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, ito ang mga natatanging panahon para ating panibaguhin ang ating pangako sa Diyos na tayo'y susunod sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga gawain at sa Kanyang itinuturo. Oo't marami sa atin ay may sakit, oo't marami sa atin ay may mga hinanaing sa buhay, marami sa atin may problema, kaya nga tayo naririto eh, magdadasal tayo kay Padre Pio. Pero si Padre Pio, na hinihinga natin ng kagalingan sa pamamagitan ng Panginoon ay namuhay ng nagdurusa.
Alam naman ninyong sa 81 taon ni Padre Pio sa mundo, ang 50 taon doon ay panahon ng pagdurusa. Dahil ang mga sugat ng Panginoon sa kanyang kamay at sa kanyang dibdib at paa ay binatan niya sa 50 taon. Kaya kung kayo'y naririto para lumapit kay Padre Pio, para lumapit sa Panginoon, tapos ang hinihiling ninyo ay kaginhawahan, ang hinihiling ninyo ay kasiyahan lamang, abay, hindi ho ninyo makakamtan ng gano'n na lamang iyon. Dahil parehas na si Padre Pio at ang Panginoong Diyos ay parehas na buhay sa paghihirap. Dulot ng mga taong ayaw maniwala sa kanila. Dulot ng mga taong ayaw magtiwala sa kanila. Kaya nga kung ngayon, ikaw ay walang pumapansin sa inyo dahil may mali kang ginawa, tama ang pinuntahan mo. Kung ngayon ikay naghihirap dahil sa sakit, tama ang pinuntahan mo. Kung ngayon ikaw ay nagdurusa dahil sa maling paratang ng iba, tama ang pinuntahan mo. Tama na kay Kristo at kay Padre Pio ka lamang humingi ng lakas dahil ang buong buhay nila, buhay ng pagpapatawad, pagmamahal habang nagtitiis ng hirap. Alam po ninyo ang malaking kababalaghan sa buhay ni Padre Pio. Nung siya'y namatay, nung gabi, nung siya'y namatay ng September 23, 1968, nawala ang mga sugat na tatak ng stigmata ng Panginoon sa kanya. At yun ang ating hinihingi. Yung sa huling sandali ng ating buhay, makamta natin ang kaligayahan at katiwasayan sa piling ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, kahit na ngayon ikaw ay maraming problema, may sakit, may pinagdadaanan, maraming kagalit, maraming umaaway, maraming hindi pagkakasundo, hilingin po ninyo sa banal na misang ito, sa paanyayan ng Panginoong ibigin at patawarin ang ating mga kaaway, hilingin po ninyo sa Kanyang punuin tayo ng pagmamahal. Kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, inyong ibulong sa Kanya, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal at pagpapatawad upang sa lahat ng sandali ng aking buhay, sa kabila ng aking kahinaan, kasalanan, karamdaman at mga problema, patuloy akong makapagbahagi ng iyong pagpapatawad at pagmamahal. Ang tanging susi upang ako ay mayakap mo at makarating din sa iyong kaharian. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. M-
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon sa aming kusang pagtitiis ng hirap. Tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang napalito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa dulo ng daan.
Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, narito ako.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo po'y mga OFW o balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon bilang isang pandaigdigang Dambana dito sa Asia. Ang atin pong pambansang Dambana bilang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation ay nag-aanyaya sa inyong mangumpisal ngayong panahon ng Kwaresma. Nasa atin pong screen ang mga schedule ng kumpisal tulad ngayong araw na ito, Sabado. May kumpisal ng alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali sa atin pong Chapel of Reconciliation. Gayun din naman, tuwing araw ng Biyernes ngayong panahon ng Kwaresma, tayo'y nagsasagawa ng Estasyon ng Cruz tuwing alas 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. At sa ating pakikiisa pa rin sa pagninilay sa panahon ng Kwaresma, ang atin pong Lenten Pilgrimage Lakbay Parokya ngayong taong ito ay gagawin natin sa 7 simbahan sa Pampanga. Ito po'y sa March 21, 2024, araw ng Webes. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo ay magpalista sa ating pamisahan hanggang March 10 lamang. Sa halagang 2,500, tayo po ay makakatulong sa ating mga paggawain at makakasama sa ating Lenten pilgrimage na ito. Sa paligid po ngayon ng ating pambansang Dambana, inilunsad natin ngayon ang Rolling Store. So may makikita kayong mga tindahan sapagkat nakikita natin na masyado pong nagsisiksikan tayo sa ating mga tindahan kaya may mga Rolling Store tayong makikita ngayon, simula ngayon, na parehas din lamang ang presyo sa ating mga tindahang mayroon tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo sa pagbabasbas at pagkatapos nito ay isusunod kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado na may pagbabasbas ng banal na tubig. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging yakapin ang pagpapakasakit ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo po'y aawit ng awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang relikya. Ating gunitain ng buhay na banal ng sangparin kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ng stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at pag-i
siya. Buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ang langi mo paalaala. Palakpakan natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa. Maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Simulan po natin ang ating pangsabadong liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling sa mga may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po'y gagawin natin ang panalangin at pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Habang iginagawad ang pagbabasbas, inyo pong ihahawak ang inyong kamay sa pabahagi ng inyong katawang inaakala ninyong nagnanais ng kagalingan. Gayon din ay iisipin natin ang ating mga kapatid na hindi makaparito dahil sa kanilang mga karamdaman. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyo pong mapagpalang kamay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay aming hinihiling sa pagkakataong ito. Nang sa gayon kami makaranas ng kagalingan sa lahat ng aming karamdaman.
Sa pamamagitan po ni Padre Pio, bigyan kami ng lakas ng katawan, liwanag ng kaisipan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Pagalingin kami sa aming mga karamdaman upang ang aming paglilingkod sa aming kapwa ay maipagpatuloy at maging tanda ng paglilingkod sa inyo. Alalahanin niyo po kaming lahat na ngayon ay nagdurusa sa iba't ibang karamdaman. Alalahanin mo rin ang aming mga mahal sa buhay na hindi makaparito dahil sa kanilang mga tinitiis at dinadamdam. Alalahanin mo kaming lahat na nagtitiwala sa iyong mapagpalang pagpapagaling sa pamamagitan ni Padre Pio. Nawa po sa tulong ng mahal na ina, kami rin ay magkaroon ng malakas na pananampalatayang laging makaakibat sa krus ng buhay sa aming pagnanais na makibahagi sa iyong tinamasang paghihirap para sa aming kaligtasan. At sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, naway pagalingin kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Atin pong gagawin din ngayon ang panalangin ng pagbabasbas para sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat.
na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Ang relikya po na naririto sa ating harapan, ito po at saka itong nasa gitna, ito ay mga tela na may dugo ni Padre Pio. Ang relikyang nasa bandang baba na maaari niyong lapitan, yan po ang guwantes na ginamit ni Padre Pio na mayroon ding bahid ng kanyang dugo. Sa ilalim ng kampanaryo natin ay marami pa rin mga first class relic. Nawa po si Padre Pio'y maging daan natin upang lalo tayong mapalapit at mapamahal sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maari na po nating ialay kay Padre Pio ang mga bulaklak ng rosas. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo.